Nakita natin, lumipo na siya. Kaliwa. So, palapas na tayo sa pinakang... Kasi itong lugar na to para siyang nakakulog. Parang naka... nakakover yung port ng Pulilo dun. So, lalabas na siya sa enclave. So, papunta na tayo sa rap area, rap seas. So, from here, 30 minutes, 40 minutes, medyo magiging rap na yung ano, situation ng dagat. Medyo mapipil na natin yung alon. Maaaring kakalabog-talbog tayo mamaya. Kasi kung mga by month of July hanggang December talagang mapipil mo talaga yung talbog ng lansya o ng barko. Kasi malaki talaga yung alon. Maabot na mga 4 meters, 5 meters yung laki. Kasi monsoon season na yon. So, maalon. Pero mas doon, mas exciting ang biyahe. Kasi pagka ganito kalmado ang dagat, nakakantok. Eh pagka ganong medyo matalbog-talbog, mapipil mo yung biyahe kasi magalaw. Parang feeling of, may feeling of adventure ang dating. Hopefully makarating tayo ng mga agad sa kabilang port sa Rial. Sana hindi ma-traffic sa ano sa bakit naman di polo. Kasi doon ma-traffic eh yung bakit na ng antipolo. Doon siya ma-traffic. Sana meron tayong makuha ng bus. Kasi mas komportable sumakay sa bus kumpara sa van. Visible. Pero dito sa naked eye, makikita mo magkaiba yung kulay nito saka yung kulay ng parte ng dagat doon. Medyo, medyo dito dark, parang dark green or dark blue. Doon medyo light green. Ayan yung parte ng katakwan ng bangka na yan. So, kita ba? Ayan yung bangka. Medyo sa lugar na kinakapwestohan niya, medyo mababaw dyan. Hindi naman siya mababaw, as in mababaw, pero ano yan, mayroong formation ng mga bato dyan, kaya medyo nakaangat siya. Tayo ng lansya.
ulit yung ulan doon sa kalupaan. So far, wala tayong nakikitang ulan dito sa may pupuntahan natin. Nandun ang ulan sa kalupaan.